Ako si Estrella Torres. Pangalawang anak ako ng isang teacher dati, si Professor Eric Torres. Teacher leader siya ng Alliance of Concerned Teachers. Panahon nung martial law, nakulong si tatay nung 1976. Siguro 3 taon lang ako noon, tapos yung kuya ko mag-aapat na taon. Natatandaan ko yung nahuli siya sa bahay namin sa Caloocan. Nakatira kami sa lola namin. Tapos, nakakatakot yung itsura ng bahay kasi punong-puno siya hindi siya ambulansya. Yung Metrocom noon. Napapalibutan kami ng mga pulis. Tapos nakita namin si tatay hinila palabas. May resistance, pero sa tingin ko, sumama na lang ang kusa yung tatay ko para walang gulo. Tsaka hindi kami saktan. Sumunod kami nung nanay ko noon, kasama kami magkapatid noon. Tapos sinamahan namin si tatay. Hanggang sa hindi na kami pinalabas doon, mga 1 week. Blurred yung memories, kaya lang naaalala ko yung mga instances na doon ako nag-spend ng childhood. Naglalaro ako sa loob ng isang backyard na hindi ko alam sino yung mga kalaro ko kasi hindi ko sila kilala, hindi ko sila kapitbahay, hindi ko sila kababata. So, tapos laging nakakulong si tatay saka si nanay. Tapos, si nanay kinulong na rin as part din siya kasi ng movement noon. So, hindi na naging madali kasi hindi normal. Kasi hindi ka makauwi, gusto mo umuwi. Tapos natutulog ako nun sa kung ano yung hinigaan din ni tatay. Tapos tinatago ako kapag ka mayroong militar na magra-rounds. Parang yung Schindler's List, yung itatago ka sa banig. So naalala ko yun. Tapos tubig lang, pagka lalabas sila, tubig lang, iiwanan ka na isang pitchel na tubig, ganun. Tapos, may mga nights na hindi ako makatulog kasi malamok, sa kulungan syempre. Tapos, naririnig ko yung magulang ko, umiiyak. Apparently, tinotorture sila. Habang tinotorture sila sa kabilang cell, kami dalawa magkapatid, nakakulong din sa kabilang cell. Wala kaming tulugan, tapos wala rin kaming So, naalala ko, umiyak lang kami. Tapos kinabukasan, kukunin lang kami ng magulang namin. Tapos wala nang kwento. Hindi nila sinasabi kung ano yung nangyari. Hindi nila sinasabi bakit sila umiiyak. Tapos tinatawag nila kami. Tapos tinatawag din namin sila. Kasi umiiyak nga sila . Parang ng bata na umiiyak yung magulang. Iniisip, di ba? So, yun. Tapos, masyadong hindi normal. Kaya, sa tingin ko, ito yung portion ng buhay ko na significant in a way, pero ayoko na siyang maulit. Na-mold ako dun sa ganong klaseng buhay na tahimik ka dapat. Sa bahay, sa eskwela, tahimik ka dapat. Hindi dapat malaman ng maraming tao kung sino yung tatay mo. Tsaka kung ano yung ginagawa ng tatay mo. Yun yung masakit. Kasi sa school, bawal malaman na ang tatay mo, ganito, anong ginagawa ng tatay mo, nasa ng tatay mo. Bawal. Kahit sinong magtanong daw, bawal sabihin kung nasa ng tatay mo. Ganon din si nanay. Bawal din sabihin. Tapos, hindi ako nakarinig ng mga modern songs nung bata ako. Walang lullabies, walang ganyan. Puro mga revolutionary songs. Parang, sa murang edad, nakilala ko yung mga revolutionary songs. Nakala ko, yun yung music. So, akala ko, normal, napakinggan yung mga music na yun. So, pag wala akong ginagawa, pinapatugtog ko yung mga cassette tapes ng tatay ko. Pero lagi niya akong binabawalan. Bawal malakas. Bawal malakas, baka marinig ng police. Huhulihin tayo. So, ganun yung paglaki ko. Tapos, yung pala, martial law noon, hindi ko alam na ano yung status ng society natin. Tapos, bakit
ang tatay ko nandun, bakit nakakulong. Until 1978-79, pinalaya yung tatay ko. Ano eh, hindi rin siya normal after kasi hindi mo kilala yung tatay mo. Kasi lumaki ka, malayo. Parang sino tong mama na to na nasa bahay namin? Parang anong sasabihin ko sa kanya? Paano ko siya kakausapin? Tahimik lang siya. Parang wala siyang lambing, wala siyang, parang hindi ko tatay, kung ganun. Yung parang lumaki kang walang tatay. Essentially, walang tatay. So, nung nag-reintegrate siya sa family namin, parang all of a sudden, sino tong taong nasa bahay mo? Ganun. Parang lumaki kang ganun na alien siya. Tapos pag tinatanong ko siya, ano ba trabaho mo? Kasi kailangan sa school eh. Ano niya, teacher, tsaka writer, ang dami. Tapos painter. Nakikita ko yung paintings niya. Puro mga revolutionary messages yung mga nasa paintings niya. So, tingin ko, painter siya kasi magaling siyang painter. Tapos eventually, naging teacher siya. Ayun, teacher na rin niya siya. Yun, yun yung part ng buhay namin na 40 years ago nangyari na ayoko nang matulad. Ayoko nang matulad yung anak ko or kahit anong miyembro ng, sino miyembro ng pamilya ko sa ganung buhay. Although, it defined me as a person.